madaling malopat. Ay, charge nyo lang. So, kay Sir Lito, no, madali daw malopat yung cellphone. So, pwede naman yun eh, charge na lang habang ginagamit. Okay, so naka-record na tayo guys. So, napanood nyo naman yung video natin. Medyo nalinawan naman kayo dun sa ating video, no? Kung may tanong, open na po ang question. Pwede na po kayong magtanong. Eh, nandiyan si Sir Gani, Edwin, na ako, na sasagot ng question na. Si Sir Gani, sasagot dyan. Yun, yung kanina. Yung matas na utak ko. Tanong mo na, sir, yung tanong mo kanina. Para masagot namin. Yung tanong mo kay Sir Gani. Tanong mo kay Sir Edwin. Okay, sige. Electronic ang sasagot. Oo. Mayroon tayong mga batayan at referensya. Sige, sir. Tanong. Yes, sir. Yung sa voice on. Ah, teka lang. Ano ba ba ng electronic devices here, sir? Talang po. I-mute ko lang. Medyo mute ko lang po, ah. Tapos, sige, sir. Paki-on yung mic. Tapos, tanong mo ulit. Medyo malabo, eh. Ay, hello sir. Yung tungkol sa voice on, sir. Medyo na ano kasi ako doon eh. Kailangan ba gamitan ng ano? Gagamitin pa ng electronic devices, sir? Actually, yung voice on, gagamitan na ba ng device, gadget? So actually, pwedeng gamitan, pwede ring hindi. So, ibig sabihin ng pwedeng gamitan, so kunyari usually, ang pina-force on kasi yung mga main power supply. So, ang purpose ng force on is para matest mo kung gumagana ba yung main power supply mo. So, gagamitan mo yun ng gadget yon in case wala kang mahanap na standby voltage. Kasi ang triggering ng force on ng main supply usually nasa 1.9 to 5 volts. So, in case na wala ka namang mahanap na standby kasi sira din ang standby mo. Usually standby supply naman ang karaniwang nasisira. Pwede kang gumamit ng gadget. So pang trigger. So ang gadget, pwedeng tester. So alam mo naman ang tester pag nilagay mo sa ohmmeter, mayroong output na usually kung ano, may 3 volts. Kung digital, meron din siya. Pero baliktad nga lang pag analog ang ginamit mo. Pag digital, pwede. So alam niyo naman sa analog, baliktad ang supply, 'di ba? Yung positive, yun ang negative ng analog. Sa digital, sakto ang digital. Ngayon, kung wala ka ring tester, pwede kang gumamit ng, actually yan, si Sir Edwin, siya yung credit sa kanya yung mayroon niyang dinevelop na tester. Anong pangalan ng tester mo, sir? Yung pang force on mo? Pruning. Yan, pruning. Pruning. Sa kanya yung pruning. So, mangha ako dun eh. Sabi ko, anong ginagawa nitong pruning na? Yung pala, pang trigger pala ngayon. So, dalawang double A na battery, so naka-series, magiging 3 volts. Pang-trigger yun ng supply, pang-bigay din yun ng supply. Actually, ginagamit yun ng mga Indiano. Pwede siyang pang-trigger, pwede na rin pang-supply sa mga 1.8 volts, 1.5, pero gagamit ka para syempre ng DC-DC na back, yung pang-pababa. Kung gagamitin mo naman siya sa mataas, gagamit ka ng boost naman. Para tumaas. Yun yung credits kay Sir, way back, magkakasama pa kami sa seminar, siya yung nagpakilala ng pruning. So, yun yung aning tester na pruning. Na pruning daw. So, tsaka may mga naman, sa terminal block, yung mga test point na battery on, meron ka makikitang 3.3 volts, pwede mong i-direct yun. From 3.3 volts na standby volts, i-connect mo mismo doon sa power on. Ngayon, kung 12 volts yung may presence, gamitan mo lang siya ng dropping resistor na 10K para hindi masyadong ma-over voltage yung power on. Remember so, kung 3 volts, pwede nyo nang i-direct sa power on na test point. Kung 5 volts, gamitan mo siya ng 1K ohm na resistor. Kung 12 volts, yung 10K. Nakuha niyo po. Yan po, sir. Yan. Ganun lang po yung pagpa-power on. Ginagamit po kasi yung power on na isolation din ng problema para ma-confirm mo kung working ba yung power supply mo.
Yan. Yan po ang sagot, sir, no, sa okay. tanong mo. So, napakagandang tanong, at least na nalinawan yung ating mga kapwa mo estudyante. Ayun. So, kung may tanong pa po, no? Kung wala, si Sir Gani ang magtatanong. Or ibig sabihin, kapag walang tanong, ibig sabihin... Sa, next week na po ako magde-demo. Medyo meron tayong bisitang pantangal eh. Ayun. Mama, dalawa po yung de-demo ko next week. Kasi medyo... May ako sa course. Ayan, may add sa Sir Edwin. Mag-add lang ako. Lahat kayo nagtatanong ng course. Mas maganda, balikan natin yung route. Ano ba yung root? Bakit pinag-course on? Tanong niyo ba sa sarili niyo? Ano ba yung root ng course on? So basically, ang root kasi nun, isi-switch niyo lang naman yung transistor. Yun lang naman ang basic nun. Kailangan niyo lang ma-switch yung transistor. So para ma-switch yung transistor, ano ba kailangan niya? Kung BJT, kailangan niyo ng base voltage. Kung FET naman, kailangan nyo naman ng gate voltage. So, may dalawang klase tayo ng switching. Isang sourcing, saka isang sinking. Ano ba ito? Magtuturo na ba ako? So, yun ang root kung bakit nag-originate yung sinasabi nating force on. Siniswitch nyo lang naman yung transistor na nandoon sa board. Either BJT siya o FET siya. So, ano ba yung tinatawag natin para nabuntahe o tinatawag na threshold voltage para ma-switch mo yun? Sa isang standard na BJT, usually 0.7 lang magsiswitch na siya kasi yun yung active voltage point. Sa FET naman, usually nasa 3 volts yung kanyang active. So, ibig sabihin, once na meron ka ng 0.7 to 3 volts, pwede mo nang ma-switch ang isang switching transistor. So, yun lang naman ang concept nun. Yung tinatawag natin na force on o bypassing. Same lang naman dun. Okay. Ang ganda yung explanation, sir. Ayan, yan. So, yan ang napaka-salamat sa Redwin, no? Sa napaka well-elaborate na paliwanag. No? Actually, guys, ano, no? Yung force on nga pala, hindi lang po positive, no? Mayroon din pong force on na negative. Instead na susundutin mo siya ng positive voltage, mayroon pong force on na negative naman. Iga-ground mo siya. So usually, yung mga iga-ground, karaniwan ang ginagamit sa mga ATX power supply o sa mga plasma TV. So mapapansin nyo yung ATX na pang TV. Yung kulay green, need mong i-short sa ground para mag-on. So, yun yung port on tawag din doon. So, baka mamaya, ipapasit na ito, di ba? May mga types na negative naman. Or hindi naman negative, to ground lang. Usually to zero. So, to zero volt. So, may mga ganun. Ha? Dalawa lang naman yun eh. Sabi ko nga, actually may nagahamon sa akin ng debate, paano daw i-force on ang plasma. So, although kahit hindi ko naman naaral kung paano i-force on yan, lagi ko naman sinasabi na kung hindi 0, 1. Kung hindi 1, 0. So, ganun lang naman yan. Ganun lang ang force on yan. Dalawa lang yan. Posibleng lalayo pa yan. So, ang 1... Sir, dagdag ko lang. Sir, dadagdagan ko lang, sir. Sige po. Para mas ano, dagdagan ko lang konti. Ang switching kasi natin dalawa. Isang sourcing, isang sinking. Pag sinabi mong sourcing, sa positive ka nakadepend. Pag sinabi mo namang sinking, sa negative ka. Parang ganito lang yan. Inilagay mo yung switch ng ilaw mo sa ground side at ilagay mo naman yung isang switch mo sa positive side. So, dalawa yun. So, ibig sabihin, pwede ka maglagay ng switch from positive side o maglagay ka ng switch from negative side. So, magdidepende yan kung anong ginamit mo. Kung P-type ba, N-type, PNP o NPN. So, pag NPN ang ginamit mo, ibig sabihin yan, sa ground side naka-connect ang switching mo. Pag PNP ka naman, sa positive side, naka-connect ang switching ko. Same as sa PET, yung P-type and N-type. Parehas lang. Doon yung sinasabi natin yung switching. Linaw. So, yan. Yan po yun. Kapita nyo, mapapansin nyo sa panel, sa LCD panel, papunta doon sa T-con board. Ang switching niya doon, gumamit siya ng FET na P-type. Kasi yung positive ang dinadala niya papunta doon sa panel. Hindi yung ground. Nakuha niyo yung ano, ibig sabihin. Ah, wala pa sila doon, sir. Hindi pa nila masyadong ma-elaborate yung... Hindi, switching lang yan, sir. Switching lang. Ah, switching. Hindi, switching lang. Ibig sabihin, sir,
Di ba sumusok from main board? Di ba from main board, magsiswitch siya, di ba, papunta ng positive na 12 volts, 3.3 o 5 volts, papunta na ba? Di ba siniswitch niya? So, ang usually ginagamit na switching doon is P-type na MOSFET. Okay? Ayan. So, ayan. Yung pwede kayo mag-follow up. Pwede nyo naman mag-follow up question ko medyo ano yung medyo hindi nyo masyado nuggets. With respect to ano, Sir Mead yan. Ayan, Sir Mead, best friend ko yan eh. Pagdating sa mga punta. Close kami. Sabi nga nila Sir Mead, eh ano lang yan, walang personalan, trabaho lang. Tama daw. Yes, sir, balik ko na sa inyo. Sige po. Kung may iba pang tanong o kung mayroon pa kayong hindi naliwanagan sa ating topic na SMPS, so pakitanong na lang po ngayon. So sasagutin po natin ang ating mga mentor. Yan, Sir Edwin, Sir Gani, at ang inyong lingkod, gawa ni Need. Sige, sir, tanong ulit. Yes, sir, tanong. Sir, yung sa ano naman, yung sa power module, yung about that, paano mo malalaman na ano, paano ko malalaman kung ilang wire yung gagamitin ko sa isang unit? Okay. So, ayun, napakagandang tanong din yan, no? So, kasi maraming wire. Meron talaga 3, 4, 5, at saka 9 wire. Okay, paano malalaman kung anong wire ang gagamitin? So, actually, ang 3, 4, at 5 is almost same na pwede nyo siyang gamitin. Ang kaibahan lang, or advantage or disadvantage, yung 5 wire ay sobrang baba lang ng wattage. Usually, 40 to 90 watts. So, karaniwan, ginagamit yon sa mga standby supply. Yung usually, yung mga maliliit lang ang chopper. So, mga standby voltage. Ngayon, yung 3 at 4 naman, 180 watts yon. So, pwedeng gamitin yan sa mga main power supply na. Tapos, ang kaibahan lang, may mga times kasi na hindi gumagana si 4 wires. Ang gumagana si 3 wires. Minsan naman, may mga times naman na ang gumagana si 3, ayaw si 4. So, dapat lagi tayong Boy Scout na laging handa, mayroon tayong available ng mga ganong klase. Ngayon, si 9 wires, yun naman ang napaka-complicated ang design. Ang palatandaan para malaman natin na 9 wires, unang-una, yung original power supply niya ay dapat dalawa ang MOSFET. So, pag nakita niyo, dalawang MOSFET ang ginamit. Ha? So, yun yung palatandaan na 9 wires ang pwedeng gamitin. What if naman, paano kung hindi naman MOSFET type, IC type ang ginamit? Ano yung pinaka another palatandaan? Unless na lang kunin mo data sheets ng IC na yon at nakita mo, dual MOSFET pala laman ng IC. So, syempre, mahirapan ka pang maghanap-hanap o data sheets. Ang palatandaan para 9 wire is kunin nyo po yung dulo ng chopper. Kapag nakita nyo po na ang dulo ng chopper ay capacitor, 9 wire po ang pwede doon. Bihira po yung ganong design. Usually, kapag nakita mo ang capacitor siya, karaniwan topology po ng 9 wire yun. So, yun po ang palatandaan na 9 wire ang ikakabit nyo. Pag hindi ganon, either 3, 4, or 5 wires ang ikakabit. Yun po ang sagot, sir. Ayan. Yun sa lang sagot po. Sana naliwanagan kayo sa sagot. Ah, ito, pwede kayo magtanong guys sa ano ha, sa chat natin ha, kung medyo nahihiya kayo or hindi niyo ma-open ng camera niyo. Pwede niyo pong i-type. Sir, excuse me. Sige po. Pwede ba 'yun i-download na video na binasa mo sa amin kanina sa Opo. Pwede po. Chat. Papunta lang po kayo doon sa link na binato ko. Doon po sa ating save net, hindi actually hindi naman akin. So, sa website lang yon, punta lang kayo sa acsavenet.com or the ano bang dot yon. So, actually, nandun na sa link, sinend ko sa inyo. Copy paste nyo lang po yung ating YouTube link, then madadownload nyo na po yung ating video para makakuha kayo ng backup nun. Pero huwag kayong mag-alala, sa graduation ay mamimigay naman tayo ng video copy.
Ayun. Sige pa. Question pa po. Wala nang tanong? Ay, sabihin. Sir? Yes, sir. Sir? Yes, sir. Sir, yung 3-4-5 wire, pwede sa kahit anong inches na TV yun. Halimbawa, yung LED TV na ano, pwede sa iba, ano, pwede gamitin yun sa ano. Wala naman kinalaman sa inches na TV yun. Actually, yung yung mababang wattage. Usually, 40-21. So, wag mong ilalagay yon kapag mataas ang wattage na need ng ano mo, PSU mo. Kasi magbabackup ka lang. Kapag 180 watts naman, usually yung ano, 3 at 4 nilalagay. So, ang kaibahan lang nila, madali mo malalaman. Pagka ang pag sinubok ko, tapos uminit ka agad, or minsan nagpa-fluctuate yung voltage, so ibig sabihin, hindi siya mag-fall, pwede mong itry yung isang another mode, di ba? So ngayon, pag another mode, ganun pa rin, di, nagpa-fluctuate pa rin, ibig sabihin, may tama pa yung power supply mo, either sa filter, o check mo muna, bago mo siya, ano. So, yun po yung, ano doon, sagot po. Download. Sige po, tanong pa po. Pag wala na pong tanong, magpapaaga po tayo ng tapos. Actually, may mga tanong din naman doon sa ating video. Samantalay nyo, nandito yung magaling mag-explain. Mag-explain. Andiyan si sir, ito, sa pagkakabit po ba ng module, paano kung sunog yung mga resistor pero may supply naman ang filter? Okay lang po yung ayan, so ayan. Yun, yung tanong ni Sir Rock, no? Pagkakabit ng module, paano kung sunog yung mga resistor pero may supply naman ang mild filter? Okay, so kung may mga sunog po yung resistor sa primary, pero may supply naman sa main filter, as long as okay naman po yung ating chopper at yung ano niya, RDC, so pwede po yun. Actually, mga resistor na, lalo na sa mga PWM na, na mga resistor, kahit tanggalin nyo na yung mga sunog na yun, mapapagana nyo. As long as buo ang chopper, buo naman yung secondary, so walang shorted ang load, walang shorted yung mga diode sa secondary, at may supply yung main filter. Be sure po guys na dapat may supply yung main filter. Baka naman shorted yun, okay? Sira yung diode. Yung iba, ganun, hindi nagtetest. So, dapat yung, di ba, mayroon dun sa, ano, sa PowerPoint ko na yung correct testing, how to perform a test. So, i-test mo muna yung filter capacitor, kung mayroon, so dapat mayroon yun. Bago ka mag-mode. Kasi kung wala, eh, walang kwenta yung mode mo. Anong minod mo? Wala naman pala supply dun sa main filter. So, yan. Yan po ang sagot doon sa question na Mr. Rapp. Sa kanyang chat question. Okay, ito additional, ano? Kung gusto nyong makita kung may problema yung PWM IC nyo, normally may mga filter capacitor yan na 50 volts 22 microfarad, 50 volts 47 microfarad. So, yun ang tinatawag na filter ng run DC. So, doon pa lang, pwede nyong matest kung grounded na yung PWM IC nyo. Nakuha nyo po. Ayan. Yan po yan, no? So, another test point natin is yung VCC supply ng ating PWM IC. So, minsan nga, kapasitor lang ang sira nun eh. Yung filter cap ng PWM ay ano na, yung sa VCC change value na. Sample 47, nag-2 microfarad na lang. Palitan mo lang ng kapasitor, laganan mo ulit yung ano, yung power supply. Sino yung tinidor mo? So, ayun po. May question? Question pa? So, hopefully kung wala na, tatapusin natin ng maaga yung ating seminar. Meron pa yun, sir. Nahihiya lang siguro. Oo, meron. Okay, sa dagdag ko lang din. Sige, sir.
Dagdag ko lang, isang technique lang naman dyan. Kabisaduhin nyo lang yung mga stages ng power supply. Halimbawa, ano-ano ba yung stages na yon? Rectification, filter, di ba? Feedback, error amp. So, kabisaduhin nyo lang yung stages na yon. Hindi na kayo maliligaw. Yun lang naman ang importante dun sa pagkatrouble ng power supply. Of course, syempre, kailangan lagi meron siyang supply. Parang sasakyan yan. Pag walang gasolina, hindi aandar yan. Diba? So, kailangan niya meron siyang starter. So, kung mapapansin nyo, yung board ng power supply natin, meron laging network resistor yan. So, yung network resistor, o kinasabi nating cascade, yung sunod-sunod ng mga resistor. So, yun yung kanyang startup. Kasi hindi mo naman pwedeng mag-activate yung IC oscillator mo kung wala siyang supply o yung startup. So, yun lang pinaka-basic na alamin nyo lang lagi yung stages. Then, kung yung stage na yun may problema, huwag muna kayong pupunta sa isang stages. Halimbawa, kung rectification pa lang, may problema na kayo. O, huwag nyo nang targetin muna yung oscillator IC mo. Kasi sa rectification pa lang, may problema na kayo, pupunta na agad kayo sa oscillator. Diba? So, kahit 1 million times yung palitan ng oscillator mo, o yung switching IC mo, may problem kayo sa rectification pa lang. Useless yun. So, kailangan, ginagamit din kasi namin yung technique na divide and conquer. Sabihin, kung meron kang malaking isang area na hindi mo alam kung ano may sira doon, i-divide mo siya into six sectional stages. So, first stage, tackle mo, walang problema, then punta ka doon sa isang stage. Pag na-tackle mo, then go after to the next stages. Imposible na dun sa six stages na yon hindi mo pa makita yung problema. Sabihin, ang problema, yung technician. Okay. Okay? Additional. So, since na pinag-uusapan natin yung PWM IC, dalawang supply kasi yung pinatarget natin dyan. Yung nabanggit ni Sir Edwin na yung startup voltage, tsaka yung tinatawag na run DC na continuous supply ng ating pulse width modulation na IC o yung oscillator. Normally, yung mga startup voltage, may mga nakaseries yan na network resistor, normally matataas ang resistance niyan. So, i-base natin sa mga CRT TV, yung 120K ohms madalas na nakaseries, yun ang mga startup voltage na papunta sa ating mga PWM IC. So, madalas mag-open yon. Kapag nag-open yon, normally, wala tayong startup voltage, hindi tayo talaga tayo magkakaroon ng oscillation. Hindi mag-generate ng output yung PWM IC natin ng gate pulse papunta dun sa switcher ng ating yung switcher natin na MOSFET. Ngayon, yung run DC, sa base experience ko, meron niyang protective resistor o invisible resistor na 10 ohms, then nire-rectify ng diode, papunta dun sa filter cap na 50 volts 22, 50 volts 33. Yun po yung madaling para makuha niyo yung continuous supply ng ating PWM IC. Okay po. Kailangan i-consider nyo talaga yung sinasabing, kumbaga, diesel ng ating chip IC na yon. Kailangan kabisado nyo yung saan ang test point nun. Sige, magtanong po kayo abang gusto ko sumagot. O, gusto pa sumagot ni Sir Edwin. Tanong po kayo, sir. Yung mahirap daw. Sige, okay, Maya. Pahirapan natin si Sir Edwin. Ayun, pakiron guys yung gusto magtanong, ha? Medyo mahirap daw na tanong. Paki-on yung mic. Kapag wala, si Sir Edwin daw magtatanong.
Wala na ba sila sa Red Wing? Red Wing? Medyo nawala sa akin ha. Sir, saan ko po pwede makita ang record nito ulit? Ah, record nito? Okay, so magandang tanong. Sino yung tanong? Si Sir... Johan po. Ah, ito to. Wala kang camera, Sir Johan? Okay. So, okay, saan makukuha, no? So, actually, yung record... Oh, sir, nagkaka-problema kasi, sir, pag ginagamit ko yung front camera. Ah, okay. So, yung record mamaya, i-upload ko po sa ating YouTube channel. So, be sure guys na to subscribe doon sa ating channel, no? At paki-comment na lang din yung kung ano man yung mga gusto nyong i-comment sa ating videos para at least mabago natin kung ano man yung gusto nyong i-suggest. So, comment lang po kayo doon. Mamaya isi-send ko yung video link nitong ating recorded. So, kasi sir, tanong ko lang ulit. Yes, sir. Yung kaninang tanong ko kanina, sir, di ko sinarinig kasi biglang nag-loading eh. No, wala yata yung internet. Opo, ano yung tanong? Gusto ko sana, i-download ko sana yung video na binigay mo kanina sa group chat natin. Kaso, paano ba yung i-download? Okay, paano i-download? Okay, sige. Hands-on tutorial ko na lang kayo no, kung paano i-download yung video. No? So, ito po yung ating, share ko na lang na para makita nyo po. Tanong. Ito po yung ating... Kasi sila nanghirapan sa power supply. Okay. So, okay, Nay. Ano ba yung... Hello? Ayan, may tanong pala. May tatanong daw si Sir Edwin. Ayan, may tanong. Oh. Saan daw kayo nahihirapan sa part ng power supply? Ayan. Magandang tanong. Saan ba kayo nahihirapan para at least turuan namin kayo kung saan kayo nahihirapan? Okay guys, ito po yung ating save from unit. Copy, paste nyo lang po yung ating video. So example yan, ayan po. So may click na po yung download. Pwede nyo na po ma-download yan. So after nun, okay na po yan. Mada-download nyo na siya. So okay, ayan. So yun po yung sagot, Sir Johan. Kahit sa CP gamit, okay lang yun? Actually, kahit sa CP, umobra yan eh. Try nyo lang. So, kung paano mag-copy-paste ng link, madali lang po. Hold nyo lang po yung pinaka-link. Then, pag bitaw nyo, may lumalabas na copy. Tapos, kailangan ko sir i-download to, sir, na apps na to? Ay, hindi na po. Bali, punta lang kayo sa website na yan. Okay. From net. Hindi po option, website lang po yan. Okay. So, yun po ang sagot. Okay, dun sa tanong ni Sir Edwin, no? So, napakagandang tanong ni Sir Edwin. Saan daw po sa parts ng power supply o pag-troubleshoot ng power supply, kayo nahihirapan? So, paki-sagot na lang kasi total, ayaw yung magtanong. Kami na lang magtatanong. So, i-ano ko na to, no? I-stop sharing ko na yung akin para at least, ano. Ayan. Sige po. Paano pa to, Sir Gani? Di mo pala sila nahihirapan sa power supply. Magaling. Mga veterano na ata itong estudyante. Sige, sir, tanong. Sige, paki-on mic mo. Sir, yung tungkol sa sir, yung sa checkpoint. Checkpoint? Yung checkpoint ng power supply. Checkpoint ng power supply. Paano ba makikita yun, sir? Di ba may mga checkpoint? Opo. Yung mga checkpoint, so nandun, usually, is ang is-check mo, actually, nasa power supply. Panood nyo naman yung video na sinend namin, no? So, ang karaniwan din na is-check, no? Actually, baliktad nga eh. Tayo, pag tayong technician, ang una natin chinitek is yung secondary. Yung mga diode doon kung may out agad. Kung wala, pupunta tayo doon sa primary na. I-check natin yung running DC o starting DC o yung PWM ng mismo, yung VCC ng PWM. Check nyo yun kung may supply. Kung may supply yon, so susuyurin nyo yung mga... Siyempre, dapat yung filter capacitor, yung main filter mayroon. Baka mamaya wala, si automatic. Ito talagang output yun. Then, importante yung PWM. VCC ng PWM meron. Then, after nun, i-check nyo yung sa feedback.
yung optocoupler, sampling circuit, sobrang dami ka pang itetest. Lalo na ang mga power supply ng mga LCD, LED, iba-iba ang design, yung iba, ang dami pang putong lupa na nandun. So, kapag ganun, sobrang hirap ka nang i-check, mas mabilis mag-mod ka na lang. So, ganun po ang checking doon. Ano yung normal yung mga tanong sa inyo doon? Lalo na may mga sunog-sunog. So, yun po ang sagot. Kapag sunog kasi, kailangan pang diagram. Lalo na kung hindi mo alam value ng mga sunog na pyesa. Ayun, sige po. Ayan, baka may idagdag si Sir Edwin at si Sir Gani kung paano yung mga test point. Test point. Ano ba ano yung sa test point? At, sir, checkpoint pala. Hindi po checkpoint yung tawag doon. Ah, checkpoint. Test point. Alam ko, checkpoint eh. Actually, re-recall niyo yung sinabi ko sa inyo kanina. Hello, sir. Sabi natin, may tanong po. Oh, sige, sir. Hello, sir. May tanong. Teka lang po. Teka lang, sir. May bali si Sir Edwin po muna. Sasagutin po muna niyo yung ano. Ah, ganun ba? Sige, sige po. Mamaya na po sa iyo, sir. Sasagutin lang po ni Sir Edwin yung tanong ni Sir... ano mo, sir? Rap ba, rap? Test point. Marvin, sir. Marvin. Ayan. Sige. Sagot po yung about sa test point. Ayan. Salamat, Sir Mid. Kung nare-recall niyo sinabi ko sa inyo kanina about stages ng power supply. So, yung stages na yon, kalakip din nun yung tinatawag nating test points. For example, rectification stages. Hindi ko na isasama yung filtering, yung sa EMI, sa RFI. So, kasi when you say RFI, EMI, medyo scope ang gagamitin natin dyan para makita natin yung temperature. Since newbies tayo, usually nakadepende tayo sa voltage checking. So pagdating yung unang-una stages, filtering. So ano ba yung filtering? Usually, pag nadinig natin yung filter, unang papasok sa isip natin is capacitor. Di po ba? So sa capacitor, di po ba meron tayong tinatawag na value? For example, 82 microfarad over 400 volts. So kung 400 volts po doon, usually po sa isang capacitor, mag-handle po yan ang parang ano ng mga engineer natin is 75%. So yun ang 25% yung allotted nila. Hindi nila minamaximize yung total capacity ng capacitor. Kung 400 volts yun, usually maglalaro yan between 300 to 400 something, kung 450. So most likely mga 330 volts yan, 300 to 330 volts. May formula yan, sir, AC multiplied by 1.214. Yung ang actually ang sinasabi ni Sir Gani, yung may multiplication, yung medyo lalalima natin, yung sinasabi natin Q o yung charge o yung Q is equals to RC o yung kanyang charge time. So mumultiply nyo lang yung kanyang resistance saka yung kanyang capacitance saka yung voltage, yun yung kanyang charge na pwedeng ma-imbak sa capacitor natin. So wag na natin muna pag-usapan yung charge time. And then ano ba yung susunod na stages natin? O halimbawa yung switching stages. Yung ating PET. Usually sa PET, kailangan lang naman natin meron tayong drain voltage which is galing yun sa filter capacitor natin, di ba? So dapat, kung nakasukat kayo ng 350 volts plus sa inyong filter cap na walang PFC, huwag muna natin sama na si PFC. So dapat, dun sa collector voltage nyo o sa drain voltage nyo, dapat meron din kayong nasa 300 something na voltage. Pag wala kayo doon, open yung inyong limiting resistor. Laging may limiting resistor yan na mababang ohms. So after the switching stages, papasok naman yung resonance circuit natin.
which yung pinaka-coil nyo, yung sa chopper nyo, saka yung nakaparallel na coil. Yun yung resonance circuit nyo. So, dun naman, most likely, wala naman nagiging problema dun. Di naman nagkakaroon ng problema dun. The next stage, which yung oscillator natin, yung IC na tinatawag, o yung PWM IC. So, very practical na dapat yung IC natin may supply. Kasi hindi gagana yun pag walang supply. Pero, hindi naman siya agad-agad magkakaroon ng supply. Kailangan yung muna ng starter, parang sa sasakyan. Diba? Kahit nandun na yung gasolina mo, nandun na yung baterya mo, lahat-lahat. So, kailangan niya ng starting para magpatuloy yung pag-andar ng, mag-start ng makina mo umandar. And then, after nun, yung sinasabi na nila na run DC, yung supply na mismo ng ating oscillator IC. Dun sa primary section na yon, yun lang yung una yung tatandaan. And then yung ano pala, yung feedback natin, which is yung photocoupler, sa side pa rin ng primary yan, yung feedback control. So, outside yun, ha? Sa feedback control naman, isa lang naman ang madali lang naman yan. I-monitor nyo lang yung inyong pin number 4 or pin number, kasi usually pin number 3, yun ang naka-ground eh. So, monitor nyo yung voltahe ng pin number 4. So, dapat yung pin number 4 na yun, magbago voltahe nun, mag-drop. Kasi, di ba, mag-switch yung photocoupler nyo eh, naka-ground yung isang paanon. So, kung naka-ground yung isang paanon, definitely hahatakin niya yung voltage pababa. Primary side tayo, ha? Pinag-uusapan. Primary. Hahatakin niya yun. So, pag walang nangyaring ganun, walang pagbabago dun sa pin number 4 na yun. Ibig sabihin, hindi pa gumagana yung inyong feedback circuit. Considering na buo ang secondary natin. So, considering. And then, after ng primary, syempre doon naman tayo sa secondary. So sa secondary, same principle apply. Tingnan nyo lang din ulit yung mga value ng capacitor dun sa output niya. And then, pag na-confirm nyo na meron namang value na lumabas dun sa secondary. So, ang susunod naman doon yung sampling. Bakit sampling? Kasi magsasample siya ng voltahe na correspond doon sa triggering ng ating PL431, yung ating programmable regulator. Doon sa programmable regulator na yon, kung babasahin nyo yung datasheet ng PL431, makikita nyo doon yung kanyang working voltage niya na dapat meron kayong 2.24 to 2.5. Reference voltage, sir. No? So, ibig sabihin, pag meron 2.4 to 2.5, ang ating TL41 mag-a-activate na siya. Let's say wala kayong nasukat doon na TL na 2.4 to 2.5 voltage sa TL41. Possible na meron kayong open resistor doon sa sampling circuit. Okay, given na okay meron na kayong 2.5, ibig sabihin nag-activate na. So, dapat naman pagdating naman niya sa photocoupler, dapat may masukat naman kayo ng mga 1 point something between anode and cathode, yung pin number 1 and pin number 2. Bakit? Kasi yun yung supply voltage ng ilaw doon sa loob ng photocoupler. So pag kayo, hindi kayo nakasukat ng between 1 point something voltage doon, hindi pa gumagana yun. Ngayon, kung meron naman kayo na sukat doon, ibig sabihin, possible, sira kang inyong photocoupler. So, yun yung tinatawag na reference point. From filter, yung run DC natin, yung supply ng drain, yung output, yung sampling circuit, at yung feedback. Yun lang naman yung mga stages na dapat yung tandaan. So, alin man sa stages na yon ang mag-fail, hindi gagana yung power supply natin. Tanong, sir, paano namin ma-check? E down nga. Diba? So, ano isang alternative? Doon na papasok ang ating paggamit ng external power supply. Paano ginagamit yun? For example, 12 volts ang output. Diba? So, i-check muna natin yung secondary natin. Baka naman may problema kaya ayaw magkaroon ng
oscillation. So, pwede nating gumamit tayo ng ating external na power supply, which is yung lab power supply natin o adjustable DC power supply. Pwede niyong supplyan ng 12 volts yun. For example, sinuplyan niyo ng 12 volts, bumagsak ang current. Ibig sabihin, may short kayo sa load side. Diba? Ayan, yung pinapakita yung adjustable power yan. Supply. Malaking bagay yan sa pagtotrouble. Dapat meron kayo yan. Kumbaga, it a must. So, meron yan, Sir Mid. Pag wala kayo yan, medyo may hirapan kayo mag-trouble. Pero kung meron kayo yan, mas madali. Bakit? Kasi sinisimulate natin yung output voltage. Nakuha nyo mga sir yung ating concept. So, pag doon sa 12 volt na in-apply nyo doon at merong problema, nag-drop yun, automatically, isipin na natin, ah, may problema pala ako sa secondary. Grounded yung load nyo. Kasi bumaba yung load ko eh. Di po ba? So, kung in-apply nyo yung 12 volt sa secondary at walang nangyari, sabihin, good. Ibig sabihin, nandun tayo sa primary. Huwag na kayong pupunta ng secondary kasi confirm na na okay yung ating secondary. Sa primary na lang kayo mag-focus. So, sa primary naman, konti lang naman i-check natin dyan. Di po ba? So, given nasira yung ating oscillator at wala tayong makuha. Doon pumapasok yung tinatawag nating modification, yung paggamit natin ng mga module. Actually, yung module na yun, sinasubstitute lang naman natin yung oscillator section o yung oscillator stages. Yun lang naman yun, sir. Kung kayo, halimbawa, meron pa kayong ibang idea na para i-substitute yung module na yun o yung circuit na yun, wala namang problema. Mas maganda nga yung design na yun. So, ang concept lang nun, sinasubstitute lang natin yung oscillator portion ng ating power supply. Wala namang masyadong nakakahanga dun. Yun nga lang, kaya nagkakaroon ng iba-ibang module because dun sa power rating ng ating load. So, the more na mas mataas yung power, kailangan niya rin na mas mataas na current rating para dun sa load. Yung SMPS kasi natin, parehas na principle ng horizontal section ng ating CRTTB. Yung sa collector niya, yung tawag dito sa horizontal output, di ba sir? Parehas lang yung principle nun. Ganun po yun. Lahat naman ng power supply natin, pare-parehas lang ang principle niya. Tinatawag nating building and collapsing, yung resonant circuit. Kung papansin ninyo, wala naman na bago sa LCD. Actually, nabago lang yun. Siguro, yung output lang niya ng picture. Pero, same principle lang din ang application yan. Kung nakakapag-repair na kayo ng CRT, ayun, balikan nyo lang yun. Same principle apply. Wala namang nabago sa kanyo. Kumbaga, nothing new. Sa akin, ewan ko sa inyo. Pero, PFC when it siguro comes to circuit, parehas lang. Yung PFC kasi dalawa yan. Merong passive tsaka isang active. When you say active, gumagamit na yan ng mga active component. Ano ba yung active component? Yan yung mga transistor, yan, IC, diode, yan yung mga active component natin. When you say passive naman, resistor, capacitor, o inductor lang yan. So, ibig sabihin, yun lang ang ginamit nila. So, sabihin, mas simple. Yun nga lang, hindi siya efficient as active component. Hindi katulad ng active kasi may feedbacking yan. Eh, hindi katulad ng passive, walang feedbacking yan. Kumbaga linear yan. Next, ano ka, sir? Next question daw. May follow-up pa ba kayo, sir? O may hindi kayo na intindihan? Next question. Habang nilasing ko na itong trainer. Hello, thanks kay Sir Edwin. Napakalinaw na sagot doon sa ating tanong. Yan, importante po yung ating mga PSU adjustable. So, be sure din na mayroong current test. So, yung ating adjustable, yung pinakita ni Sir Gani, yan, mayroon po tayong available niyan. So, naka-set na, isang package na. Actually, yan din yung mga gamit ko rito. Good yan sa almost pang lahat. Main board,
Pambomba, malalaman nyo rin yan. Pambomba. Oo, sa yan, pambomba technique sa panel. Yan, malalaman nyo paano ginagamit yan na pambomba. So, along the way, habang pataas tayo ng pataas ng seminar natin, day 2, day 3 yun, mas marami kayong matututunan ng mga gadget na available sa atin at kung paano siya gamitin at ano ang importansya ng mga gadget na yun. Ayun, may question pa? Sige po, question pa po para at least malinaw. Ay, si sir, may question ka sir, di ba? Sir Edward Corpus. Ay, oo siya. Sir, pwede malaman. Pwede malaman. Alam po sir, i-mute ko lang muna yung ano para may, hindi maingay. Okay. Paki-on na lang mamaya sir yung ano mo, mic mo. Sige sir Edward, paki-on po yung mic mo para at least matanong mo. Hello. Hello sir Edward. Okay, yan. Narinig na ako. Ayan, sige sir, pakitanong po. Ay sir, pwede malaman yung mga diniscuss natin yung D1, D2, D3 hanggang D6. Kung ano ang sa D2, ano naman ang Okay. Yung ating topic outline, ano? Yung okay. Topic outline ng ating seminar. Okay, sige po. I-share ko po ulit yung aking screen para makita nyo po yung outline ng ating seminar. Okay. So, ito po yung ating outline ng ating seminar. Ito yung foundation. Mas maganda. Ito po. Yung ating day one is about SMPS. So, usually, paano gumagana, paano siya nire-repair, yeah, 11 important circuit, first call, troubleshooting. May nakikita na ba yung screen sa akin? Hindi pa kasi Ang date po natin is about inverter. So actually, magkarugtong lang po ang SMPS sa inverter. So ang yun nga, tulad sinabi Sir Gani, yung usually ang ano yan, parang same lang din sa flyback, which is mag-i-induce ng electromagnet. So ang kaibahan lang ng inverter is controllable po ang kanyang output, which is kinokontrol po ng mainboard, yung kanyang possible na output. So usually, yan yung backlight adjust. So, yan, tuturo natin ano ba ang inverter, paano gumagana, kaibahan ng LCD sa LED na TV. Usually, backlight lang naman ang kaibahan nun. Then, paano repairin, paano mag-repair ng backlight trouble, yung mga six blink, yung mga nag-on, pagkatapos mamaya, nawawala. So, ayun po yung topic natin sa next Sunday. Paano mag-force on, paano mag-bypass. So usually, yung mga nagbiblink-blink, bypass ng protect, nandun, conversion. So pati pagko-convert ng LCD to LED, nandun din. Paano mag-refer ng backlight. So yun yung topic natin sa day 2 natin. Then day 3, ito na yung mainboard. So tuturo natin sa inyo sa day 3, paano ba gumagana ang mainboard. Ano ang mainboard, paano i-troubleshoot, ano yung mga LDO, paano i-check ang LDO, mga secret technique yan sa pagre-repair ng mainboard. Paano mahanapin yung mga shorted na mga pyesa. So gagamit na po tayo ng yan. Diyan natin magagamit yung ating adjustable PSU, which is bomba technique din. Then another mga secret technique sa trouble ng mainboard is about memory. So usually, yung mga tinroubleshoot ko na lahat, wala naman ako mahanap na sirang pyesa. Yung pala, program. So dyan, maraming binabangungot ng mga technician dahil unang-una, hardware ang alam nila. Hindi nila alam na kapag sira din pala ang program ng TV, hindi rin siya gagana o hindi gagana ng maayos.
So, paano gumagana ang memory, paano siya i-program, gamit yung ating mga programmer, at paano mag-read, mag-copy, mag-save, at syempre, mag-share. Then, okay. Default natin is, eto na yung ating Tcon. So, usually, Tcon to panel yan. What is Tcon? Paano gumagana ang Tcon? Types ng Tcon? Iba-ibang kaibahan ng top board, sa non top board, or anumang mga common defect ng Tcon. Then, paakyat na po tayo ng panel. What is LCD? How it works? Finding defective parts using panel tester. Yan, may mga tester tayong ginagamit. Paano gumagana ang panel tester? At sa day 5, is yung continuation ng ating panel. Medyo mahaba po kasi ang panel natin, kaya kinocontinuous natin yan with day 5. So sa day 5, doon na tayo. Day 4 natin is about voltage, mga common voltage o mga test points sa Tcon. Pagdating sa day 5, yun na po yung mga usually mga clocking signal ng panel. So paano nire-refer yung mga double image, jittering picture, jumping picture. So yung mga lines yan. Ayan, tapos pag-replace ng cola. At the same time, nandyan na rin yung ating conversion ng uniboard. So paano mag-convert ng uniboard? So usually ang conversion ng uniboard, same lang din po yan is conversion ng panel. So kung paano mag-replace ng mainboard o magpalit ng mainboard to another mainboard, panel to another panel, same lang din po yan. So usually LVDS mapping, mag-a-align ka via service mode, tapos mirror option, change logo. Then day 6 po natin is review. So yung day 6 is review sa lahat ng napag-aralan. Then the same time is giving of apps. So ipapamigay na po natin yung mga apps na worth 9,000. Ituturo namin sa inyo kung paano siya makuha. Then the same time, papamigay natin yung mga e-books, mga service manual, at yung marami pang bonus na ipapamigay sa inyo. So, ayun. Ayun po yung ating outline ng ating seminar. Sige, sir. Salamat, sir. Okay, sige po. Salamat po sa tanong, sir. At at least nalinawan kayo doon sa ating seminar. Stop ko na po yung share, no? Okay. Sige po. Sige po, may tanong pa? Sir. Sige, sir. Tanong po, tanong. Hello po, sir. Kasi na-late po ako. Sorry, nag-charge pa. Tapos, yung tanong ko lang po, yung tester na ginagamit lang po, sir. Ano, sir? Yung yung in-upload na tester na ginagamit sa pag-test ng ano, sa SMTS po. Oo. Anong tawag ba yun? Ito namin is ito po yung tester, no? So, ito na po yung tester na ginagamit ko, which is IM113. So, ito po yung latest. So, usually, mga digital na po ang ginagamit natin kasi mahirap hirap i-test. Mga point na po. Teka lang ha, i-mute ko lang muna. Yung mga point po kasi, na mga point voltage, importante rin po kasi sa, usually sa mga mainboard at sa mga Tcon voltage. O, usually sa mainboard, yung mga 3.3, minsan konting change value lang yan, naglolo-loko na po ang mainboard. So, kaya importante digital tester na specs ng Fluke, pero hindi po siya kasing mahal ng Fluke. So mamaya isi-send ko po yung ano diyan, yung mga presyo po ng ating mga gagamitin sa ng mga tester. Opo. Yes, sir. Yun po ang sagot. Sir, tanong. Yes, sir. May ma-order ba tayong mga available na parts sa mga LED? Opo. Kami po ang main supplier ng mga pyesa ng mga LED, LCD TV. So, maliban lang po sa panel kasi medyo mahirap po i-ship ang panel. So, wala po kami nun. So, mga pyesa lang po ng LED, LCD. So, meron po tayo nun. Pag kailangan nyo, PM lang po kayo. Mayroon ba kayong ano, sir? Yung tawag yun, yung pang-testing ng
kapasitor, mayroon na kami yung mayroon na kayong apa, ganyan. Apa, mayroon po kami, ito po yung gamit namin. Ito po yung aming ginagamit pang test ng kapasitor. Ito yung digital ESR. So ito so, hindi lang ito kapasitor, no? Pang kapasitor, resistor, diode, MOSFET, JFET, alas lahat na yata ng pyesa kayang i-test nito. Maliban lang sa voltage. So ang kaya po nito, so actually may binibenta si Alexan, yung white, na tag 3,000. So kapasitor lang ang kaya. Then, ito ang kaya nito ay hanggang 100,000 microfarad. So, imagine sobrang laki ng micro na kaya niya. Way back before, yung sa Alexan, parang hindi ko alam kung ilang micro kaya nun. Parang mababa lang yun, alam ko eh. So, ngayon, napaganda na. Karaniwan, binabangungo tayo sa mga kapasitor eh. Pagka So, pwede sir, i-text mo sa akin yung mga... Send ko po sa GC yung ano, yung ating mga item. At saka mamaya. Yung pressure. Apo. I-send ko po. Ah, sige yung sige sir. Oh, ito may mga chat, no. Basahin lang natin. Ayun, so napakagandang tanong ni Sir RJ, no. Paano mag-test ng photocoupler? So, okay, paano nga ba mag-test ng photocoupler? So, alam naman natin yung photocoupler composed of diode at composed of transistor, phototransistor. So, pagtitest ng diode, alam naman natin paano ititest. Mayroon siyang forward bias at may reverse bias. So, ang forward, dapat papalo. Yung reverse, dapat kahit i-times 10 times 100K, dapat hindi po siya papalo. Ang problema is yung pagtest ng phototransistor kasi... collector emitter lang yung mayroon doon. So, ang pagtitest doon, dapat meron tayong pang supply doon sa ating dalawang tester ang ginagamit. So, susupplyan mo po yung diode, then teteste rin yung collector at emitter. Dapat kapag sinupplyan mo ng possible 1.5 volts yung ating diode, papalo po dapat yung ating tester. Then yung iba, ako hindi na ako gumagamit ng dalawang tester. Ang ginagamit ko lang karaniwan is isang tester lang. So usually yung times 10K, yun po ang ginagamit ko. May palo po ng kaunti yung times 10K doon sa kanyang forward bias. So ayan po yung sagot. Pero mas maganda kung mayroon kang dalawang tester. Yung iba, nag-assemble sila ng... optocoupler tester. So, ganun po ang pagtetest ng photocoupler. Then, next, ito. Mayroon, sir. Di ako makatanong, nawawala signal. Sa 9 wire, sir, yung white 10 to 18 volt, sir, pag wala tayo makuha sa PWM, sir, supply. Okay. So, napakaganda yung tanong niya, no, na about sa 9 wire. Yung 9 wire kasi, yung white na pin or white na wire ay VCC po ng PWM yon. Usually 10 to 18 volts. Kung wala daw mahanap sa PSU, ano daw ang pwede? So actually, kung wala kang mahanap sa power supply, pwede ka pong maglagay ng external power supply, which is pwede kayong maglagay ng adapter na 12 volts. Pwede nyo pong ilagay doon. So actually, yun yung version 1 na ginawa ko dati. Naglagay ako ng adapter na 12 volts. Pinang supply ko dyan sa white. So yun, nangyari. Gumana yung TV. Actually, naka 1 year naman mahigit. Then, bumalik yung TV. Nasira yung power supply. Siguro nakasaksak lagi. Hindi siguro binubunot nung may-ari yung TV. Kaya... Pero 1 year, no, bago nasira. Ang nasira po is power supply niya. Yung adapter na nilagay ko, medyo, lang yan, 0.5 ampere lang kasi, adapter ng camera, ng CCTV yung nilagay ko. And ang nangyari, nasira yung 9 wires kasi tumaas yung supply, yung 12 volts tumaas. So nasira yung 9 wire, kinonvert ko ulit, 9 wire ulit, pero hinanap ko na yung supply doon sa PSU.
So, yun, nahanap ko naman, ayun, umobra. Until now, ilang taon na rin, hindi na siya bumalik. So, yun po yung sagot sa tanong ni Sir Jovi Alado. Next, si Sir Raps Reben. Sir, paano po halimbawa sunog na ang isang pyesa? Di kumakita ang value, paano ang gagawin para ma-identify? Thanks po. Okay. So, kapag sunog na po ang pyesa, so ang gagawin po natin is need po natin ng diagram. So, kung walang mahanap ng diagram, lalo na po kung rare ang parts, so, po pwede pong i-analyze po natin kung ano ba ang function ng parts na yon. So, once na mahalap, example, sunog na pyesa is galing siya sa starting supply. So, maghanap kayo ng karaniwang mga value noon, tapos yun, pwede kayo mag-trial and error ng mga value noon. Mas mataas, mas maganda. Huwag niyong lagyan ng mas mababa. So, pwede naman kayo mag-trial and error o kaya kung sunog talaga ang mga pyesa, yun yung time na mag-module ka. Kasi hindi mo na alam.